At napuntahan na ni Idol Pugong Biyahero ang munting tahanan ni Nanita kasama si Mylene. Dito bumungad sa kanyang harapan ang kawawang sitwasyon ng pamilya. Munting kubo na matatawag na tahanan. Ang bubong ay kita na ang langit at butas-butas na dingding. Kinausap ni Idol si Aling Lorna na isa palang babaylan o manggagamot sa kanilang lugar. Isa din sa kanilang pinagkukunan ng pera ang manggagaling sa mga donasyon sa mga nagpapagamot sa kanya. Dito nalaman ni Idol Pugong Biyahero na kahit pala ang edad ni Aling Lorna ay hindi niya alam. Habang nasa tabi lang nakaupo ang kanyang may sakit na asawa na si Mang Lito. Dahil sa kanilang sitwasyon ay nalungkot si Idol. Dito na pumasok ang pagbibigay ng tulong para sa kanilang pamilya na galing naman sa mabubuting sponsors. Nag-abot ng 10,000 peso si Idol sa kanila. At napatanong si Idol kung ano ang kanilang bibilhin. Dali-dali at sabay na sumagot si Nanita at ang kanyang ina na si Aling Lorna na bigas. Yun ang kanilang priority. Hindi ang material na bagay kundi ang laman ng sitmura. Nagtanong din si Idol kung paano sila makakakain paggabi na. Sabi naman ni Aling Lorna ang ilaw lang nila ay gamit ang lighter ng kanyang asawa. Kaya nag-abot ulit si Idol ng solar lamp na kailangan ng pamilya. Kita ang tuwa at excitement sa mukha ng pamilya, niloko pa nga ni Idol si Aling Lorna na ipipicture daw niya para lang matawa sila. Nag-advise si Idol kay Aling Lorna na huwag iduya o pag-asawahin na maaga si Nanita. Kasi may nakikita si Idol kay Nanita na magandang kinabukasan. May sorpresa pa pala si Idol kay Nanita na mga damit at chinelas. Huwag niyong kalimutan e-subscribe at i-like ang video ni Idol Pugong Biyahero. At makisubscribe at like na rin sa aking channel. Maraming salamat at God bless sa lahat.